Hello sa lahat, andito na naman ako upang ituturo sa inyo kung paano mag-calibrate ng coin slot lalo na sa atin may mga bago tayong mga coins. Isasaksak mo lang tong coin slot, okay na kahit di nakakabit ang sa enable and disable niya at yung sa coin wire, positive at negative wire ay sapat na tulad nitong nasa video. Maghanda ka ng tag 20 pieces na coins kada value na may iba't ibang year lalo na sa mga lumang coins natin, bakit 20? Kasi sa sample natin tagagamitin. Para mag-calibrate, pipindutin mo tong 2 button ng sabay at least 2 seconds. May lalabas sa LCD niya na letter A tapos niyan pindutin mo yung set button at least 2 seconds din at lalabas ang letter E kung saan ilang klase ng coin ang eka-calibrate mo. Pindutin mo yung add button kung ilang coins ang gusto mong i-calibrate, sa akin ay 6 na coins at pagkatapos pindutin mo yung set button. May lalabas na H1 kung saan ilang samples ang gagamitin mo, sa akin ay 20 piraso, so press lang natin ang add button at minus at ilagay natin sa 20 at pagkatapos ay press ang set button. May lalabas na P1 na kung saan ito yung value ng coin, halimbawa 1 piso, so 1 din ang value na iseset mo, ganun lang din press add button or minus button at press set button after. May lalabas ulit sa display na F1 na ibig sabihin ay tolerance, ito yung settings na kung iseset mo sa mababa na value ay hindi na niya tatanggapin mostly yung mga may kunting UP na coins medyo strike to siya, so, sa akin ay iseset ko sa 12 para safe at para tanggapin niya lahat maliban sa sobra na ang UP o may butas na coin. Ganun lang din press add button or minus button at set mo siya sa preferred value at press set button after. Umilo na yung pangalawang LED, ibig sabihin ay tapos na tayo mag-set sa H1, so H2 na naman o pangalawang barya na SA set natin, ganun pa rin ang procedure, sundan nyo na lang ang video. Sa H2 o LED number 2 ay 1 piso pa rin ang isiset ko para sa bagong coin, sa LED number 3 o H3 ay 5 piso na luma at sa H4 ay 5 piso na bago, sa H5 ay 10 piso na luma at sa H6 ay 10 piso na bago, pwede yan magkabaliktad, nasa sayo na kung paano ma-calibrate, pwede nyong gayahin itong settings ko, para sa akin ito yung the best way to calibrate the coin slot. Tapos na din natin i-set ang mga settings sa ating pag-calibrate, ngayon ay magda-drop na tayo ng mga samples based on the amount na sinet natin, so tatandaan nyo talaga kung saan nakaset ang 5 at 10 piso coin. Para makapaghulog tayo ng mga barya, i-press natin una itong set button, pag lumabas na yung letter A ay press uli ang set button at lalabas ang A1 at nakailaw sa LED 1, meaning nito pwede na tayo maghulog ng 20 samples na piso bago man o luma, sa akin luma muna uunahin ko. Makikita nyo sa display ng coin slot na nagbibilang din siya hanggang 20, base sa value ng sample na sinet natin.
Tapos na yung A1, sa A2 na naman tayo, 1 piso pa rin ito, pero yung bago na at 20 samples pa rin. Tapos na yung A2, sa A3 na naman tayo, 5 piso na luma ang edadrop ko dito at 20 samples pa rin. Tapos na ang A3 sa A4 na naman, 5 piso pa rin pero yung bago na at 20 samples pa rin. Sa atin may dalawang klaseng 5 piso, pwede nyo pagsabayin ang dalawa, okay lang naman yun kasi same size lang naman sila, at tested ko na rin. Tapos na rin ang A4, sa A5 na tayo kung saan 10 piso coin ang nakaset, 10 piso coin ang una kong ihuhulog at 20 samples pa rin. Tapos na rin ang A5, at sa A6 na tayo, bagong 10 piso coin ang ihuhulog natin, after nito e tetest natin kung tama ba ang pag-calibrate. Ayan, tapos na rin, e-test natin kung tama ba ang indicator o numero na lumalabas sa LCD ni Universal Coin Slot base sa inihulog natin. Maghuhulog ako ng 10 piso coin, tingnan nyo sa LCD kung tama ba ang inihulog ko. Limang piso naman ay huhulog ko.
Nakita nyo na accurate na ang basa ng bawat coins, so tama ang pag-calibrate natin, pero may kulang pa rin, sa software ng piso Wi-Fi kahit calibrated na ang coin slot mo, pumapalya pa rin, bakit? Dahil sa likod ng coin slot, dapat iset mo din ito, dapat nyo itong malaman para hindi sumakit ang ulo nyo at sabihin nyo na mali ako. Para maiwasan ang sakit ng ulo pag nakasaksak na ang coin slot sa software ng piso Wi-Fi tulad ng LPB software ay tingnan nyo ang sa likod niya dapat nakaset fast, at NC or NO, meaning sa NC is normally close at NO is normally open, makikita nyo sa video ang definition nila. Maraming salamat sa iyong panunood ng video na ito about Coinslot. Sana ay natulungan ko kayo. Please like if meron kayong natutunan at paki-subscribe na lang din. Maraming salamat ulit. Magandang araw sa iyo.